Yo, check mga kanok, nagpapotok. Ngayong gabi, nandito nga pala ako sa pagupitan. Bata pa lang ako, dito na ako nagpapagupit. I think first year college, sa kanya na ako nagpapagupit. Until now, graduate na ako, 2014. So, ito nga pala sila. Thank you so much, Nanay. Kaya sa yala. Bye! Sir Payan. Yes, Payan ng Payan. Laban. Payan ng Payan. Yung sinanay niya sa yala. You are? Notch! Notch lang. Notch. Yeah. Bilang isang photographer, siya po yung ka-tie-up ko sa mga event. Sa mga gusto nga magpa-ayos ng buhok, birthday, dibu, kasal. Ito po si Jess Ayala. Yes! Only here at Jess Ayala Salon. Ano pa ba mga services? Kasi mahina ako sa mga services. Baka sakaling may hindi ako nabanggit. Ang mga services dito sa Jess Ayala Salon ay ang mga hair and makeup for all occasions, lalo ngayon, bare months. Actually, itiwan talaga ang Jess Ayala Salon. Isa talaga whole team na andito para makapag-offer ng services sa kanila. And of course, syempre, we assured quality. A lubit-lubit noon! Nagbibigay din kami ng mga discounts and promos. Yan. Number one dito yan, promise. At saka nagbibigay din kami ng giveaways. And meron din kaming paraffon at the end of the year, before the year ends. Kasi that's the way we show gratitude to our customers. Wala bang ano yun? Wala bang parang requirements para makasali doon sa pa-promo yun? With a minimum, I guess, 1,500, that is qualified for one entry. And then, the higher and the many services na nakuha, the more chances of winning. Ang lubit-lubit noon! ganun pala yun. Pero sa mga kokonti pa lang, dapat na ba silang panginanalog or may chance pa rin naman siya? Pwede naman kami mag-tabulate ng kanilang mga services. So we do provide records then for them para mag-qualify sila dun sa aming mga promos. Grabe! Okay. Kung nirelate natin si Jess Ayala. Ay, ko! Jess, number one talaga. Number one, kailan yan dito sa Kabuyao. Grabe! Isa sa mga pinakamagagaling manggupit dito sa Kabuyao. Mm-hmm. Correct me if I'm wrong. May marami siya napatunayan, sumali siya sa Hair Asia. Ayan, ay, nako, hindi na doktor ata yun. Hindi na imposible sa palangin. Doktor ata yung kailangan doon. Anong masasabi nyo kay Sander Ford? Tamos, siyensa talaga. Oo, parang nagkaroon lang ng gamitan. Oo, gamitan. Gamitan mo lang. Pero syempre, we can define beauty na yung outside. Beauty comes from within. Ang lubit-lubit noon! Kung makikilala nyo lang, Torch ko, isa sa pinaka number one! Wala katulad. Truck! Gano'ng kabait si Jess Ayala? Diyos ko, paano ba? Yung tipong nilaloko na siya, pero... Grabe! Parang ganun yung happy, eh. Sobrang generous. Wala akong yes. Parang dealing with people, kung may range from 1 to 10 and 10 is the highest. 10, of course, kung pwede kang mag-over pa sa 10. Yes, tama. Masama bang magalit si Jess Ayala? Ay, oo. Oh, Diyos ko. Oh, pero, syempre, at the end of the days, meron ng days. Meron din namang good thing na nangyayari kapag nagagalit siya kasi natuto yung bawat. Oh, syempre, pag naman nagalit ang isang tao, ibig sabihin, na-reach niya yung na-reach niya yung limit, kaya... Tsaka yung nagagalit kung walang pinakamasama. Tama. Ay, Diyos ko, alam ang pakagalit nang wala namang dahilan. Teka, maputol ka ko yan. Gano'ng katagal niyo nang kaibigan si Jess Ayala? Ay! Wala namang sabita. Ako since college! College. Siguro mga 7 years na, pero... 7 years? 7 years. Correct me if I'm wrong. 7 years. Pero... Ayan, okay. So sa taong yon, siguro nasaksihan nyo na nasaktan na siya. Ay! Kasi pala ko kayo. Good
ko. And lumalaban pa rin naman po. Wala walang susuko, laban lang. Wala namang usapan. Oo, hindi ko pumag... Hindi ko lang pag-usapan. Eh, taga, kamusta ba love life ni Nanay, ni Jess Ayala? Diyos ko, ayun lang na. Ayun lang nga po. Ayun, naman. For the 8 months. 8 months, masayang-masaya siya. Grabe. Okay naman. Ang importante naman masaya eh, kasi hindi mo naman makukuhain sa ibang tao. Ako naman yung sa... Yung nararamdaman niya ngayon. Oo, sa 7 years na kakilala ko siya, parang ngayon ko lang na ano, ngayon ko lang siya nakita na sobrang overwhelmed sa love life status niya. Yung mga sineshare ng people na parang, ay, syempre, it's a normal, ano, same situation. Pero syempre, ngayon, parang it's kinda different from the past. Gusto niyo bang malaman kung sino? Total, hot issue yung pinag-uusapan ngayon. Sangay ba kayo sa soju bill? I'm in favor of soju bill. Pero hindi naman kasi ito tumutukoy lang sa mga taong belong sa third sex. When we say soju bill kasi we are asking for equality. So, if there is inequality, yung sinisip niya kasi is equality for all. So, it doesn't have any gender just to feel that equality. So kung ikaw man babae, lalaki, buddy, or tomboy, as long as pinapatupad yung equality, equal rights, then that must be it. Pero sana wag naman i-push or parang i-point out na parang ang naghihingi lang talaga ay yung mga bading na kagaya namin o yung talagang parang known as the third sex, yung mga gays lang. Hindi yun. Siguro kami lang talaga yung napagpupuntunan. Pero when we say equality, it's equality for all, not just for gays like us. Thank you! Ay, bongga! Anong masasabi nyo kay ano? Yung siguro nagkaganyan gawa, isa siguro sa dahilan, gawa nung yung nag-CR, tama? Anong masasabi nyo sa kanya? Ito walang bias ha, kung may sama kayo nilob sa kanya, kung goods naman, open naman to, itong vlog ko. Yo, check. Notch, ano? Pwede bang si Notch muna yung sumagot? Yes! Notch naman! Para sa akin naman, ano, siguro wala lang din talagang idea yung Johnny Tres noon, kaya, or sumusunod lang din siya sa rules ng mall. So hindi, wala siyang alam, hindi niya alam siguro, kahit siguro yung bill na pinapasa, hindi niya rin siguro alam. Kaya siguro ganun yung naging reaction niya. Galing-galingan. Diba? Ikaw, sir? Alam mo, according to my study, grabe! Pwede kang mag-CR according to the dress that you're wearing. Ganun yon. Pero we don't know the incident before that video started. Hindi natin alam kung ano pa yung nangyari. So, I don't have the right para naman mag-usisa from what happened. Pero sa akin, if you are well-dressed and or properly dressed, then doon ka mag-CR. Doon sa nararapat kung saan ka pwedeng ma-appreciate ng mga tao nung makakita sa'yo sa loob ng CR. Doon lang ako. Kasi, ano yan, parang naging issue na sa'yo magkakaibigan before na iniisip namin halimbawa, nakadress ako na girl, tapos iiyok sa lalaki, hindi ba mas nakabastos para sa, yes, hindi ba parang mas nakakabasos naman para sa mga lalaki yon. So, kung this babae naman ako, pagbibisa ko sa CR, hindi din natin maiiwasan yung judgmental yung mga taong makakasalungan natin sa loob. Baka mamaya yung iba, sabihin nila na ganun ka nga, hindi ka naman talaga babae, bakit naandito ka? So, medyo mahirap, pero from the situation na nangyari kay Cesar Gretchen, we should take look kung ano ba talaga yung mga una pang nangyari para makapagbigay kami ng mas maayos na opinion. Okay. Thank you so much. Ayan. Muli, napapunta tayo sa Q&A. Pero binigyan ko lang sila ng pagkakataon. Actually, dapat vlog takeover lang to. Pero napag-isip-isip ko habang umaandar yung camera ko, ba't hindi ko sila bigyan ng pagkakataon na marinig yung hinahing nila or sa lobby nila about sa mga issue na nangyayari dito sa Pilipinas ngayon. So, once again, sa mga nagtatanong dyan kung ba't nandito ako, siya po yung ang tawag dito, manggugupit ko or passionista ko nung bata pa lang ako. And thank you so much sa kanya dahil sa napakahabang servisyo na ibinigay niya sa akin. Wala akong pinagsisihan. Servisyo, binigay sa akin? Ano, iba na yan. Take care.
Yeah. Tawag dito, baka may gusto ko yung i-shout out, school, student, family. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Let's go! Pinabati ko ang aking PNHS family, ang Pulon National High School, ang aking mga friends, ang mga third, sixth, and bakal family. Lahat kayo, hi! Ay, pinabati ko yung mga ano, kamag-anak ko kung saan-saan. Sa Japan? Oo, doon sila. Sa mga nagtatanong dyan, kung lagi akong mga pag-vlog, hindi ko po magagawa yan dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala sino akong magpapotok na lagi nagsasabing, take care. Just we care. Gaganin tayo. Take care. Just we care. Once again, sa mga nagtatanong dyan, kung lagi ako mga pag-vlog, hindi ko po magagawa yan dahil may trabaho po ako. Muli, ako nga pala sino akong magpapotok na lagi nagsasabing, take care. Because we care! Bye, guys! We are located here at Canapatan Village, Main Road, Barangay Panaybanay, City of Cabuyao. And we are open every day from Mondays to Sundays, every 9 a.m. to 9 p.m. And we are... The Team Jazz Ayala Salon! Ready, 1, 2, 3. We are located here at Barangay... Sorry! Okay lang, Nakapos pang lapit. Ah, sige. Kaya mo kami naka-video din. Nagtuturo naka-video. Eh, vlog na to eh. Okay!